Sa pagkatapos ng taon po na ito, mga kapatid, patuloy po natin maramdaman ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? God is good? All the time? God is good. So relax lamang po kayo dyan sa inyong mga upuan. At we thank God sa muli nagsama-sama po tayo ngayong umaga. Ngayong umaga po, pag-usapan po natin ang salitang Emmanuel. Sabihin nga po natin? Emmanuel! Ano ang ibig sabihin? God is with us. No, ang ganda po ng ating pamagat, pag-usapan ngayong taon, ngayong linggo po na ito, mga kapatid. So, if you have your Bible with you, please continue to open your Bible in the book of Isaiah chapter 7, verse 14. Wala po akong clicker, kuya. Pakisundan na lamang po ako. Palakpan po natin yung ating mga text. Salamat po sa inyong tulong upang magiging maganda ang ating pananambahan sa umaga po ito. Let me read once again our passage from Isaiah chapter 7, verse 14. Sabi po dyan, "Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel." Okay? Ganda po, sabi po na Matthew chapter 1, verse 23 rather, "The virgin will be with child, and will give birth to a son, and they will call him Emmanuel," which means God with us. Amen. Nakarinig na po ba kayo ng pangalang Emmanuel? Meron po bang Emmanuel na pangalang po dito sa ating church? Wala po. No, probably narinig po niyo, mga kaibigan po ninyo. Inaawit, mayroon po ba kayong alam na ang pamagat ay Emmanuel na kanta? Okay? Meron po kami isa sa mga church po natin. Ang pangalan po ay Emmanuel Church of the Nazareth. Okay? Narinig po natin ito. Inaawit po natin ito. Subalit ngayong umaga, ito po yung takeaway po ninyo na sa ating pag-uwi sa ating mga tahanan, dadalhin po natin at mapalalahanan po tayo ng pangalang Emmanuel. Okay? So probably kayong mga may asawa at mga anak po yung inyong mga asawa, pwede po ninyong lagyan ng pangalang Emmanuel. Okay? Well, kung titingnan po natin ang ating passage ngayong umaga, first time na tinawag po ang pangalang Emmanuel ay nag-appear po sa aklat ng Isaiah. Okay? Hindi po natin mababasa na si Jesus ay tinawag na Emmanuel. Meron po ba kayong alam? Wala, di ba? No? In fact, kung titingnan po natin in the book of Matthew, first time na marinig po natin ang pangalang Emmanuel. At tingnan po ninyo, bago magsara ang aklat ng Matthew, ilang chapter ang Matthew? Matthew chapter 28. Ano pong nakalagay doon? Sabi po niya, "I am with you always to the end of the age." Amen? Sabi po niya, kasama po ninyo ako sa lahat ng oras at sa lahat ng panahon. Tingnan po natin ano po ba ang kasaysayan po nito. Pakiclick po lamang kuya sa sunod. Mga dalawa tapong slide po siguro. Next po kuya. Doon po kuya sa slide. Tingnan po ninyo, go back to the story of Isaiah. Sino po yung hari sa time ni Isaiah? Ang hari ay nagnangalang Ahaz or Ahaz. No? Pangalan pa lang, talagang Ahaz na. Okay? King Ahaz, he was the king of Judah at the age of 20 and he reigned for 20 years. Matagal na, no? At alam mo ba niyo yung ginawa ni Ahaz? Sabi po ng ating passage, in Isaiah, he practices idol worship and sacrilege against the temple of the Lord. So ginawa po niya, pinasara po niya lahat ng templo in Judah at nagpagawa po siya ng iba't ibang ribolto sa labas po ng templo. So imagine po niyo, kahit saan daan po kayo, mayroon pong mga templo, mayroon pong mga idols para po mga false gods in every city or place na tinatawag po natin Judah. Ang sama ng panahon po na yun, mga kapatid. Very desperate ang mga tao. Wala kang makitang maganda in the land of Judah. In fact, nung si Isaiah po, mga kapatid, Isaiah was the prophet during the time of Isaiah, at ang sabi po ni Isaiah sa kay Ahaz, sabi po niya, wala kang makitang pag-asa sa iyo pong kakayahan po lamang. Wala kang makitang pag-asa sa iyong mga ginagawa or kapag magdepende ka sa iyong sarili, ang pag-asa ay makita mo lamang
walang iba kundi sa ating Panginoong Yesus. Amen? Amen. At yan po mga kapatid ang nangyari. Go back to the chapter of Isaiah. Makita po natin in chapter 1. Sabi po ng advice ni Isaiah kay Ahaz, sabi po niya, hindi ka magiging, ano po, maging malapit sa Panginoon sa pamamagitan, akala mo dahil nagpatayo ka ng iba't ibang ribonto sa syudad, ikaw ay lalapit sa Panginoon. Hindi. Chapter 2, sabi po ni Isaiah kay Ahaz, sabi po niya, you cannot find the answer sa lahat ng iyong pong katanungan if you will exclude God sa iyong pong buhay. No? At alam po niyo, kahit anong gagawin ni Isaiah, hindi po nakikinig si Ahaz. Kaya makita po namin mga kapatid, kung ano po ang pangyayari. Sabi po, one time, makikita po natin ang sitwasyon ng Judah. Very desperate po sila. Pag sinabi po natin desperate, very hopeless, walang pag-asa. Sila po ang lugar ng Judah, ang city ng Judah ay wawasakin po ng Syria at ng Israel. Wala pong kakampi si Ahaz. Sabi po niya, maghanap ako ng kakampi. Ang hinanap po niyang kakampi, mamaya malalaman po ninyo, naghanap po siya ng kakampi kay Assyria. Pinaka makapangyarihan ang syudad at the time. Subalit natalo pa rin po sila. Dahil, yung ginawa po ni Ahaz, hindi po siya tumawag sa Panginoon. Kaya tingnan po natin ang passage ngayong umaga po na ito at yung kahalagahan ng tinatawag po natin Emmanuel. Mayroong mahalagang bagay na dapat po natin tandaan, church, sa ating paglabas at pag-uwi sa ating mga tahanan. The first thing that we need to remember, Emmanuel is our source of hope. Amen? Ang ating Panginoong Jesus, siya po ang ano yung source sa Tagalog? Ha? Siya yung pinanggalingan ng ating pag-asa. Amen? O saan po ninyo nilalagang ang inyong mga pag-asa? Okay? The next slide. Sabi po ng ating slide, it is during the darkest hour that the promise of the Emmanuel have been given. Tingnan po ninyo ano po nangyari in the divided kingdom. Who was the first king of Israel? Sino po unang hari ng Israel? Ha? No. Huwag po muna ninyong tingnan. Sino yung first king of Israel? Saul. Sino pangalawa? David. Sino sumunod? Solomon. Pagkatapos kay King Solomon, ano po nangyari? Nahati po yung kingdom, di po ba? So ito po sila sa Israel, si Jeroboam, at yung sa Judah ay si Rehoboam, mga kapatid. Tingnan po niyo ang pangyayari po na ito. Dahil sila po'y nahati, divided, actually, isa po lamang dati, subalit dahil sa kasalanan, nahati po sila at nagkalaban po silang dalawa. Tingnan po niyo ang next slide po natin. Alam po ba niyo ang next slide po natin, nandiyan po yung Israel, nagplano po yung saan yung Syria. Yan yung Syria at yung Israel, magkatabi po sila, ang kanilang kung balak, wawasamin po nila ang Judah. No? Alam po ba niyo anong ginawa ni Ahaz? Lumapit po siya sa Assyria. Yan yung Assyria. Yung Assyria yung pinaka-powerful na city at the time. Subalit, alam po ba ninyo? Dahil hindi po si Ahaz sumunod sa advice ni Isaiah, natalo po ang Judah, mga kapatid. Kaya kung titingnan po natin, very desperate, hopeless situation po sila. Wala po silang magagawa nung sinulat po itong Isaiah chapter 7, verse 14. At alam po ba niyo kung anong sign ang binigay? Parang ang layo actually, no? Nung naghahanap po si Ahaz ng sign para iligtas po siya ng Panginoon, ang binigay po ni Isaiah ay ang chapter 7, verse 14. Ano po kanina? The virgin will be with, shall conceive and bear a son and shall call his name Emmanuel. So ano po yung connection ng passage po na ito sa lugar ng Judah? Ha? Ano po yung connection ng passage po na ito? Parang wala, no? So what? Diba? Anong pakialam mo kung mayroong ipapanganak na Emmanuel? Diba? Dahil naganap po siya, subalit makikita po natin, hindi po niya alam mga kapatid, na yung ibig sabihin ng Emmanuel, ang Emmanuel po ang tutulong dapat sa syudad ng Judah. Amen? So sa ating kapanahonan, ngayong umaga po na ito, sa ating pong pagtatapos ng taong 2023, mga kapatid, ang mensahe na ating pong dadalhin,
we have an Emmanuel with us. Amen? Which means, nakasama-kasama po natin ang ating Panginoong Yesus. Walang ibang ilalagay po natin ang ating pag-asa, kundi ang pag-asa po natin ay magagaling sa Panginoon. Amen? Naranasan po ba ninyo mag-apply ng trabaho? And then, sasabihin po, may kakilala po kayo sa loob. Sinabi po niya, akong bahala sa iyo. Babakapan kita. Matatanggap ka sa iyong trabaho. Nakaranas po kayo niyan? O, mga taas po kamay ng pinaasa. O, umasa kayo. Nakaranas po kayo niyan? Sinabi po, mga young people, sabi ng boyfriend, mahal na mahal kita. Kahit anong gagawin, no, nandyan ako palagi sa iyo, umasa ka naman. Diba? Kinilig ka naman. No? Alam ko ba ninyo, ganun po yung nangyari mga kapatid. Naranasan ko ba ninyo yung pag-asa na tinatawag. Subalit, ito po'y paalala sa atin. Ang ating Panginoon, hindi po siya paasa. Siya po ay pag-asa. Amen? Tandaan po ninyo yan. Yung mga paasa po dyan. Makinig kayo. Ha? For how many times pinaasa kayo? Subalit, tandaan po ninyo kapag ang Diyos po natin ang nagpaasa po sa atin, mayroong pag-asa. Palakpakan niyo po natin ang ating Panginoon. There was a note saying, the next slide, sabi po dyan, ng ating next slide, we can live 40 days without food, 8 days without water, 4 minutes without air, but only a few seconds without hope. Maganda pa, lalo po sa atin mga kapatid. Kaya dapat huwag pong mawala yung ating relasyon sa Panginoon. Amen? Huwag po niyong walain ang ating relasyon sa Panginoon. And you know, this coming 2024, hindi man natin alam. O sino po sa inyo, to be honest, maraming kalungkutan sa taong 2023. Maraming problema sa 2023. No, maraming pong pinagdaanan sa taong 2023. No? Para bang, naku, dapat gusto mo na matapos yung taong 2023. At alam mo ba rin nyo, hindi din po natin alam kung ano mangyayari sa atin sa 2024. Tama? Subalit, tandaan po ninyo, listen to this. Emmanuel is our hope as we face 2024. Amen? Yung ating Panginoon, He is with us sa taong 2024. Sabi po ng ating paano kanina, reminder, Emmanuel is our source of hope. No? Siya po yung ating pag-asa. Ibigay po natin, ilagak po natin sa Kanya ang ating buhay. Second reminder for us, ang pangalawang paalala sa atin sa umaga po na ito, Emmanuel is our help in every season of life. Amen? Siya po yung ating katuwang. Siya po ang tutulong sa atin kahit anong pagdadaanan po natin sa susunod na taon. I remember my story nung ako po'y nag-aaral sa seminary. That was year 2000. Kailan ba ako nag-aaral? Nag-graduate? 2007. Mag-graduate na po ako sa seminary. So, balik sabi po ng aming, yung aming pong business office, at tinawin ako kayo po'y mag-aaral noon, no permit to exam. You know, at the time, that was October 2007. 2007-2008. Kailan tayo kinasala? Yeah, that was 2007. Tama. October 2007, ako po'y malapit ng mag-graduate sa seminary for my masteran. Kailan, nagpakasal po kami ni Mrs. December 2007, I have 2 months. At nung nagkaroon po ng no permit to exam, meron po akong utang na more than 24,000 sa seminary. Nung nakatanggap po ako ng notice, sabi po ng seminary, no permit to exam, I have 2 days to find 24,000. At alam po ba ninyo ano nangyari? Saturday and Sunday, the first thing yung natanggap po yung memo, pumunta po ako sa likod ng chapel, meron pong prayer room. Ang ginawa ko po mga kapatid, umiyak po ako sa Panginoon. Sabi ko po, Lord, nag-aral po ako sa seminary for ilan? 3 years? 4 years? Malapit na po ako mag-graduate, hindi pa po ako makakuha ng final exam dahil meron po akong utang. Umiyak po ako sa Panginoon. And I have 2 days para maghanap ng pambayad sa seminary. Saturday, pumunta po ako Diliman. Nag-ministry po ako sa Diliman. Pag Sunday, mayroon po kaming pananambahan. And then Monday, balik po ako sa seminary na wala pong nakitang pera. At alam po ba ninyo? Alam po ba ninyo, the first 8 o'clock in the morning, habang ako po ay nakabihis na pumunta para makikiusap po sa business office, mayroon po akong nakasalubong na isang Koreano, my professor.
And the first thing na sinabi ng aking professor, oh Ryan, somebody put money in your account. Wow! At alam ko ba niya, sabi ko, oh sir, how much? Magkano po yung mga pera? Sabi ko niya, I don't know. Could you imagine, Saturday and Sunday, walang office, mayroong naglagay ng pera sa aking account. At alam ko ba niyo, inantay ko yung business office na mag-open, 9 o'clock in the morning. Nung na-open yung business office, pumunta po ako. Alam ko ba ninyo kung magkano yung dumating na pera sa akin? Ha? Alam ko ba ninyo mga kapatid? $600. Wow. Huwag na po yung tayo mo sa kuyo. Ha? That was 30,000. Alam ko ninyo, nung nakapagtapos ko ako ng seminary, yung seminary pa po yung may utang sa akin. Ha? And so I praise God. Amen. You know, that story reminds me ng kabutihan ng Panginoon that Emmanuel is our help in every season of our lives. Amen? Tandaan po ninyo yan, mga kapatid. Sabi po ng salita ng Panginoon, next slide po natin, sabi po niya dyan, no? Ito po nangyari, in one of the darkest moments of Judah's life as a kingdom of God, he proclaimed one of the brightest promise, at yung promise po ninyo, Emmanuel, God is with us. Amen? So ano po pinagdadaanan mo sa buhay ngayong umaga? Financial? May utang ka? May sakit ka? Mayroong problema sa asawa, sa anak, sa pamilya? Ano pong iba't ibang pinagdadaan po natin o mga challenges po natin sa araw po na ito? You have to hold on to the promise of God. Panghawakan po ninyo ang pangako ng Panginoon. He is our Emmanuel. Amen? Palapakan niya po natin siya. So, kaya po nito. And this is the promise of God. Sabi po niya in Hebrews chapter 13 verse 5, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Amen? And how many times na hindi po tayo pinabayaan ng Panginoon? Alam ba ninyo, ang dami kong kwento sa ministry. No? I remember during the time na maliit pa po yung aking dalawang anak, alam ko ba ninyo for how many times pumupunta po kami sa public hospital, wala po kami kapira-pera. So, balit ay dahil God, nakakalabas po kami, kaya na nandito po ako sa inyong kalagitnaan ngayong umaga. And it's all because of the promise ng Panginoon sa ating buhay. Ang dami po namin pinagdaanan, mga kapatid sa ministry, kulang po yung ating oras upang pag-usapan. So, balit sasabihin ko sa inyo, mga kabataan, mga young people, mga nanay, mga tatay, mabuti ang Diyos sa lahat ng oras. Amen? At sa lahat ng oras, mabuti po ang Diyos. Amen? Sabi po dyan, next slide po natin. Sabi po ng Psalms 138 verse 7, do I walk in the midst of trouble? You preserve my life. You stretch out your hand against the anger of my foes. With your right hand, you save me. No? Yan po yung pangako sa atin ng Panginoon. He is our Emmanuel. Si Panaya chapter 7, 3, verse 17. The Lord your God is with you. He is mighty to save. He will take great delight in you. He will quiet you with His love. He will rejoice over you with singing. Emmanuel ay para po sa ating lahat na mga Kristiyano. Amen? Tandaan po natin sa ating pag-uwi, sa ating mga pamamahay sa umaga po na ito at pagharap po natin sa mga saliranin sa buhay, alalahanin po ninyo, God is with you in your darkest hour. God is with you in your hopeless situation. God is with you in your frustration. God is with you in your disappointments in life. God is with you in your pains and troubles. Amen? God is with you in your problems. God is with you in your loneliness, in your sickness, in your troubled moment in life. Sasamahan po tayo ng Panginoon. He is our Emmanuel. Amen? The next reminder for us sa umaga po na ito from the word Emmanuel. Emmanuel is our unchanging companion. No? Ang Tagalogin niyo po ninyo yan? Hindi nagbabago kasama. No? I don't know if I mentioned the last time na ako po'y nag-preach. No? Ilan po sa inyo may mga asawa? Okay, di ba may mga vows po tayo? Naalala ko po ninyo, vows po ninyo 20 years, 30 years ago? Ha? Ano po yung vows po ninyo na yun? Sumunod po kayo kay pastor o kay father?
At yung bow po ninyo, for better or for? Worse. In richer and in? Poorer. Ano pa? In sickness and in? Health. Ano po yun? Until death do us part. May until death do us part pa kayo, ha? Okay. Natupad po ba ng ating mga asawa? Kahit ako po, hindi ko po natupad. No? Yung pangako po niyan. May mga times na iniwanan po natin sila. Tama? May mga times na may sakit po sila, hindi po tayo, hindi po natin sila kasama. At alam mo ba ninyo, itong imaginal ay hindi po niya tayo pababayaan, mga kapatid. I like the Psalms 121. Basahin po natin, sabi po dyan, the next slide ko yan. Psalms 121, I lift up my eyes to the hills. Tinanong po niya ang kanyang sarili, where does my help come from? Saan po manggagaling ang tulong? At alam po ba ninyo, pagkatapos po niyang tinanong ang kanyang sarili, sinagot din po niya ito. At sabi po sa sagot in verse 2, my help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Amen? Amen. Hindi po lamang basta-basta ng Diyos ang tutulong sa atin, kundi ang katulong po natin, ang katuwang po natin ng Diyos na may likha ng langit at ng lupa. Would you imagine? So kaya sa umaga po na ito, problema mo na yan, maliit lang po yan sa Panginoon. No? I remember I shared this with you that the first time that I preached, I think yung bill po namin sa hospital, nung namatayan po kami ng baby 30 days, and then as CS po si Mrs., umabot po almost kalahating milyon. Hindi po namin alam kung saan po kami kukuha ng aming pambayad. Yes, meron po kami mga family, natutulong po sa amin, subalit half million, wala po kaming pambayad. Hindi po namin alam, akala ko po nung namatay ang aming baby, akala ko po pwedeng ilibing diretso, subalit kailangan mong isita ng iyong account bago mo ilibing ang iyong anak. Alam po ba ninyo, super talagang grabe yung aming stress. Pumayag po kami ng gusto sa time po na yan. Subalit alam po ba ninyo, nalibing po namin ang aming anak. Nakapagbayad po kami sa utang. Amen? Praise the Lord! Hindi po namin alam kung saan ang gagaling. But we always claim na kapag kasama po natin ang Panginoon, hindi po niya tayo pababayaan sa lahat ng oras. Amen? Tingnan po niyo verse 3. He will not let your foot slip. He who watches over you will not slumber. Indeed, he who watches over Israel, Israel will neither slumber nor sleep. Hindi po siya iidlip-idlip. Or hindi po siya natutulog. It means sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, nakikita po niya tayo. Amen? And what an assurance sa umaga po na ito na mayroon po tayong Diyos na nagmamahal sa atin. Amen? Sa pagtatapos ng taong 2023, gusto ko pong i-affirm sa bawat isa po sa atin, mahal ka ng Panginoon at hindi ka po niya pababayaan as we face 2024. Next slide. Sabi po ng Psalms 121, the Lord watches over you. The Lord is your shade at your right hand. The sun will not harm you by day, nor the moon by night. The Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. The Lord will watch over your coming and going, both now and forevermore. Amen. Amen. Yan ang mga kapatid, hindi po lamang pangako ito ng Panginoon. But take a look at the next slide, in Matthew chapter 17, verse 24-27. Dahil siya po yung kasama po natin sa lahat ng oras, I remember the story of Peter. Alam ko ba yung one day, si Peter po mayroong nagtanong sa kanya. At yung tanong po sa kanya, yung master mo ba, si Jesus Christ mo ba, ay nagbabayad ng buwis? Ha? Hindi po alam ni Peter. Sabi ni Peter, nung nakita po sila ni Jesus, sabi po niya, Lord, Jesus, nagbabayad ka ba ng tax? And then, merong tanong si Jesus, hanggang sabi po ng Panginoon ni Jesus, sabi po niya, okay, para wala po silang masabi, wala tayong pera, gagawin mo ganito, pumunta ka sa isang ilog, ano ba, lake? Ano yung lake Tagalog? Lawa. Pumunta ka sa lawa, magdala ka ng pamingwit, ihagis mo ang iyong pamingwit, tama? Ihagis mo niyo yung pamingwit. Ihagis mo ang iyong pamingwit at yung unang isdang kakagat. Tingnan po ninyo,
Buksan mo ang kanyang bibig, mayroong pera sa loob. Tingnan po niyo mo gaano kakomplikado itong sitwasyon mo na ito. No? Imagine po niyo si Peter naman ay sumunod sa Panginoon. Imagine po niyo yung paghahanda, sasabihin po ng Panginoon sa isda, "Uy, isda, kailangan mong mauna doon, ha? Dapat tama ka sa oras." Dahil paghagis ni Peter, dapat ikaw nung yung isda na nandoon. Paano kung nagkamali, bakit isda na kumaga? No? Tingnan mo yung gaano ang komplikado at kung gaano kagaling ang provision ng Panginoon. So 3 o'clock in the afternoon, si Peter ay meron pong dalang bigwit. Pagdating po niya sa lawa, hinagis po niya ang kanyang bigwit. Mayroong isdang kumagat. Pinaas po ni Pedro, binuksan ang bibig, mayroong pera sa loob, pinambayad po niya ng kanilang tax. Gaano maganda ang kwento po na ito? No? Sabi po ng awitin, God will make a way where there seems to be no ways. He worked in ways we cannot see. God will make a way. Amen? Amen. Kaya sa umaga po na ito, habang kayo po ay nag-worship sa Panginoon, listen to me. Pakinggan po ninyo ako mga kabataan, mga nanay, mga tatay. Habang kayo po ay nakaupo sa inyong mga upuan sa umaga po na ito, mayroong ginagawa ang Panginoon sa buhay po ninyo. Amen? Amen. Mayroong ginagawa ang Panginoon na hindi po natin alam. And even, sabi po ng Exodus chapter 3, verses 11 to 12, but Moses said to God, tingnan po ninyo, pinalabas po niya millions of Israel. At ang tanong ni Moses, "Lord God, who am I that I should go to Pharaoh and bring the Israelites out of Egypt?" Tingnan po ninyo, iba, tingnan po ninyo yung tanong ni Moses. Parang mali yung sagot ni Lord, ano? Ng Panginoon, ano? Sabi mo, sino mo ba ako that I should go to Pharaoh and bring the Israelites out of Egypt? Anong sagot ng Panginoon? And God said, "I will be with you." I think mali po yung sagot ni Lord eh. Iba yung tanong eh. So balit alam mo ba ninyo, when God said, "I will be with you," it's more than enough na pumunta po si Moses kay Pharaoh at palamasin po niya ang millions of Israelites. Amen? Amen. Ganun yung mga pangyarihan ng ating Panginoon. Even in Joshua chapter 1, verses 3 to 5, the last verse, sabi po niya, "No one will be able to stand up against you all the days of your life as I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you." At ang gandang pangako po ito ng Panginoon. We don't know what lies ahead of us in 2024. Subalit huwag po kayong matakot. Hindi mo kailangan pumunta ng Quiapo at magpatingin ng iyong palad kung ano po mangyayari sa taong 2024. Tandaan po rin ninyo, He is our Emmanuel. God has been so good to us from the very beginning ng ating mga buhay. Kahapon, ngayon, at magpakailanman. Amen? He is our Emmanuel. Tandaan po ninyo yan mga kapatid. Siya po ang mag-provide ng ating mga pangangailangan mula noon, kahapon, ngayon, at magpakailanman. Pagagalingin po kayo ng Panginoon sa inyo pong mga sakit, at napatunayan po niya yan, mga kapatid, mula noon, kahapon, ngayon, at magpakailanman. Siya po ang mag-provide ng ating mga pangangailangan. Alalahanin po ninyo sa ating pag-uwi, sa ating mga tahanan, every time na may mga challenges, problema sa buhay, you have to remember Emmanuel. God is with us. Amen? Palapan po natin ang Panginoon. Tayo po ay sumandaling manalangin. At sa umaga po na ito, probably habang kayo po ay nakaupo, may mga pinagdadaanan sa buhay, just close your eyes, be honest before God. Handa kang tulungan ng Panginoon sa umaga po na ito. Mahal ka niya mga kapatid. He cares for you. He loves you. At binigyan ka po niya ng kaligtasan sa umaga po na ito. Our Heavenly Father, our Emmanuel, God is with us. We thank you, Lord, sa iyong pangako sa buhay ng bawat isa. At ang aming panalangin, Panginoon, sa umaga po na ito, Lord God, na sa aming pag-uwi, pagbalik sa aming mga tahanan, patuloy po namin mararanasan, Panginoon, ang buhay na kasama po namin kayo sa lahat ng pagsubok namin pinagdadaanan sa buhay. Truly, Father, you are our Emmanuel. You are good all the time, and all the time, we want to declare, Lord God, that you are good sa buhay ng bawat isa. Bisitahin mo po ang bawat puso. Bisitahin mo, Panginoon, ang bawat tahanan.
Bisitahin mo ang bawat individual sa iglesia ng ito, Panginoon, upang makita po namin ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu sa aming mga buhay. Maraming salamat sa iyong pag-ibig, Panginoon. All the glory, the praises, the adoration, we give back to you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.